Ang isang simpleng motor, mas pumopogi raw sa tuwing nako-customize ito. Sinasalamin kasi nito ang personality ng kanyang boss. Nababago ang forma at mga parte kumporme sa trip ng may-ari nito. At malamang, wala kang makakasalubong nakakambal ng motor mo sa daan. Kaya naman sa pagdaan ng panahon, ang ilang riders, pinasok na rin ang mundo ng pag-customize ng motor. At isa na rito, si Romar Lorenzo. Romar, paano ka nasabak sa pagka-customize ng motorsiklo? Nagsimula po dahil sa sarili ko na nilang mga. Naisip ko na rin po na parang may kulang, kaya tinagdagan ko siya na pinaganda ko na naging upgrade ko na lang. Kailan to? Matagal na? Bali, 2012 po. So una, pinalitan mo muna ng ano siguro basic. Oh. Eto, meron. Oh. Foot pegs. Tapos handlebars. Tapos supuan. Supuan po. Teres po, puro chrome na lang po na. Alam, hirap ba mag-conceptualize yung ice? Mahirap din po, tsaka medyo mabigat din sa bigsan, magastos. Magastos. Like for example, ito, aabot ng mahigit 100,000. Mga ganun po, kulang 100 po. Ang gastos. Ang gastos siya ng 100,000. Limang taon nang nagka-customize ng small bike si Romar. Gaano man daw kabusisi o kagastos ito, hindi siya papapigil. Taong 2016, noong subukan niyang makilahok sa iba't ibang motor shows. At talagang may matanga si Romar pagdating sa formahan ng bikes dahil madalas champion ang nakakamit niyang pwesto. Sumasali ka sa mga shows, di ba? Nakailang panalo ka na? 5 trophy na rin. And syempre nalalaman ng ibang mga kaibigan mo, di ba? Tsaka marami na rin kung gustong gumaya. Kaya yung iba, mga customer ko po, nagpapagawa na rin. Gusto rin nilang matanas na sumali sa mga motor. Bakit ka dinala sa ganitong level na ang dami man ang binago sa motor mo? Una na rin po, yung talaga yung nakahiligan ko po kasi naiingit po ako sa ibang mga... Kasi po dati, tagatingin lang ako sa mga concept bike. Okay. So yun na rin po, parang ginaya ko na rin po. Nag-inadapt ko na rin sa motor ko na pagandahin na rin siya. Kasi parang yaman po sa akin na nakikita ko at ito na yung naipundar ko pala.